Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung naganap na hearing dito sa Committee on Games and Amusement noong September 27, 2023. Tignan natin kung paano ba ipahiya muli ng ating senador na si Senator Raffy Tulfo ang mga tao mula sa PCSO. Hindi pa nga nagsisimula yung tanungan. Agad nang binanatan ni Senator Raffy Tulfo yung head ng PCSO. Pakinggan natin to. Kayo sa PCSO, parang sa tingin nyo, you guys are very special. I don't know kung anong pinagmamalaki nyo, lalo ng boss nyo, si Robles. We sent a letter to you several weeks ago para sa hearing na ito. And you sent us a letter saying, hindi kayo makaka-attend lahat. And nagpa-reschedule ang PCSO. Nung magpa-reschedule kayo, tinanggap namin yung rescheduling ninyo, and then only for us to receive a letter stating na hindi na naman kayo makadalo. Ang yabang ninyo sa PCSO, ano bang pinagmamalaki ninyo? Anong meron sa PCSO? Samantalang lahat ng mga agency ng gobyerno pag pinapatawag sa Senado, pumupunta kayo sa PCSO, hindi! Hindi lamang naka-attend sa pinatatawag mong hearing, ay mayabang na ba? Yun na ba ang tingin mo sa mga taong hindi agad sumusunod sa nais mo? Mayayabang na ba sila? E samantalang pinadala naman niya yung mga taong nakakaalam ng programa ng PCSO, hindi ba sila sapat para tanungin mo? At kailangan pa na nandiyan ang kanilang general manager na si Melquiades Robles? Eh kung nandiyan siguro si GM Robles, ay malamang na sabihan mo agad na siya ay mayabang. Mas okay siguro na wala siya dahil nandiyan naman yung mga tao na maaaring sumagot sa iyong mga katanungan. Hindi ba? Na kailangan nandiyan pa si GM. So ano ba yung iniisip nyo at balak nyo sana na dapat nandiyan si GM Robles? Ano meron sa inyo? What makes you so very special? Ngayon wala dito yung boss nyo. Kayo mismo ang humingi ng reschedule, and then pagdating ng date na pinatos namin, yung date na binigay nyo, a week later, para sa hearing na ito, magpapadala kayo ng sulat last minute na hindi kayo maka-attend. Samantalang lahat ng agency ng gobyerno, pag may hearing, pinapatawag sa Senado, pumupunta. Wow! Galit si Senator Raffy Tulfo. Nakakatakot naman yan. Kapag kami umating dalawa, ayaw niya pa rin. Dapat ba lahat ng taga-PCSO ay nandiyan para sa hearing? Yung mga sagot, bakit kaya hindi mo muna sila tanungin? Baka naman alam nila yung lahat na sagot sa mga katanungan mo. Huwag ka munang magalit. Eh nagpapakita ka na naman ng iyong kapangyarihan yan eh. So hinay-hinay lang, Senator Raffy Tulfo. Kasi maaaring dalawa ang pinadala sa'yo dahil yung dalawa ay sapat na para matugunan lahat ang mga katanungan mo. I'm sorry, kayong dalawa baka mag-iisa kayo. Sinubo kayo sa Lions Den nitong boss nyo na dapat ang boss nyo nandito, hindi kayo. No, let me speak first. Sa mga ganitong pagalit ni Senator Raffy Tulfo, ano ba ang nakukuha niya? At ano ba ang nakukuha natin? Hindi lang naka-attend yung iba, kung hindi man naka-attend sa schedule na gusto niya, dahil siguro mayroong maraming ginagawa. Diba? Nagpadala kami ng invitation sa inyo ahead of time, way ahead of time. Hindi kayo kumibo. And then last minute, sinabi nyo hindi kayo maka-attend dahil launching ng e-loto at nag-request kayo ng reschedule for another week. Kayo pa mismo nagbigay ng date. And we said, okay. And then pagdating ng date na yon, the date before, hindi ulit kayo maka-attend. Lahat! Hindi pa ako nagbanta na mag-privilege speech ako
at ipapasabihin ako kayo, hindi pa sana kami mag-attend. May umattend nga, dadalawa lang. No, galit ako. Kasi lumilitaw na meron kayong pinagmamalaki. Lumilitaw daw na may pinagmamalaki. Sino kaya yung may pinagmamalaki? Di ba mas mukha siyang may power? Mas powerful siya dahil kapag hindi umaten sa kanyang hearing, pinagbantaan niya na. Siya na nagsabi na kung di pa niya pinagbantaan, na magbibigay siya ng privilege speech. Hindi pa darating. So sino ba ang mas may power? At sino ba yung may ipinagmamalaki? Nagmamayabang kayo sa PCSO. Go ahead, Attorney Contacto. I'm not mad at you because I don't know you. I don't have anything personal against you. Galit ako sa sistema na inilatag niyo na kung saan kayo po'y nagmamayabang. Diyan sa PCSO. Not you personally. I'm sorry. Kung ikaw ay na-offend, it's not about you. Good morning, Mr. Senator. First, we would like to offer... So Paul, I would like to... Diyan sa PCSO. Not you personally. I'm sorry. Kung ikaw ay na-offend, it's not about you. Good morning, Mr. Senator. First, we would like to offer... So Paul, I would like to acknowledge the presence of Senator Robin Padilla. Senator, good morning. Ma'am. Okay, sir. First of all, we would like to offer our sincerest apologies for the non-attendance of our general manager as well as our assistant general managers. Frank, Your Honor, the only reason why we're requesting for an extension is because the launch of our PLS is due on October 1. Now, why is it of such importance? The current system that we are using as of now, the... No, let me cut you off. Nung kinansel nyo yung unang patawag namin, kayo mismo ang nagbigay ng date kasi sabi nyo meron kayong e-loto launching and then you guys gave us the date na available kayo. And then when we said, okay, sige, yung date na yon is set natin for next hearing, kayo pong nagbigay ng date. And then last minute, the day before, sabi nyo hindi kayo maka-attend. Lahat kayo, parang boycott. Yung sinasabi ko, ano bang pinagmamalaki ng PCSO? Ano meron sa inyo? Anak kayo ng mga Diyos? Hindi ko kasi makita na yung mga hindi dumating, samantalang may pinapunta na, ay sasabihin mayabang o may pinagmamalaki. Hindi mo alam eh. Hindi mo alam, Senator Tulfo, na maaaring itong mga taong itong ipinatatawag mo ay may mga trabahong ginagawa. Hindi naman sa lahat ng oras ay dapat kang pagbigyan. Total, ang pagtatanong mong ito ay para sa in aid of legislation, di ba? Bakit kailangan lahat ng tao sa PCSO ay papuntahin mo? Paano kung may ibang trabaho at yung mga tao na pinadala na lang ay sapat na? Huwag ka muna kasing magmarakulyo. Di ba? Huwag munang magalit. Sino ba mas nauna? Nauna ba itong hearing na to? O yung hearing niya with Senator Pia Cayetano? Kaya mainit yung ulo. Kasi doon medyo kinain siyang buo eh. Kasi doon medyo napahiya siya kasi hindi siya makasagot. So ngayon, babawi ba siya? Dito sa mga hindi niya karanggo dahil mas mataas siya dahil senador siya? Ito lang ba yung mga kaya niya? Anak kayo ng Diyos dyan sa PCSO? No, Your Honor. I would like to explain the reason for our requests. Yung mga taga-PCSO daw ay anak ng Diyos. May pinagmamalaki daw dahil parang mga anak ng Diyos? No, you don't have to request. Nagmamayabang kayo siguro that the least that you can do is apologize. Nako, yun lang pala yung hinihingi, Senator Rafi Tulfo. Mag-apologize na kayo agad. Kundi magagalit siya talaga. Diba? Sabi niya, sabi ni attorney, may request sila. Ayaw niya ng request. Ang sabi ni Senator Rafi Tulfo, kailangan mag-apologize kayo. Sige na, mag-apologize na kayo para hindi masyadong uminit ang ulo. Sino ba ang parang anak ng Diyos sa Senado?
Sir, which is why I'm asking for an apology, Your Honor. And I'm explaining the absence of the resource persons who can explain and answer your questions in detail. Ma'am Attorney Contacto, remember nung unang hearing na sinet namin, that was last week, and you were given notice way ahead of time, umuo kayo, and then last minute, sabi nyo, launching ng iloto. Wait a minute. And we said, okay. And then kayo mismo ang pumayag na iset it, to set the hearing for another date. Okay? So, dapat nakapag-adjust na kayo. Dapat nakita nyo na po yung schedule ninyo. Na kung pwede ba kayo hindi, a week later. And then, all of a sudden, hindi na kayo pwede. Come on. Mr. Senator, I have a copy of the letter that we sent. There was no mention of the iloto. What we have here is, yung first letter ninyo is iloto launching. It was two agendas, Your Honor, that we raised in the first letter. So in the first paragraph is the launch of the iloto. In the second is the transition, the PLS, sir. Right now, I cannot stress enough, sir, the reason why we need to focus on the PLS. And if you would allow me to explain, sir, this would explain the absence of our officials right now. As I was saying, sir, our ELA, the equipment lease agreement, which is the system that is currently being used by the PCSO, is set to expire on September 30. Okay. Ayokong ubusin yung oras natin, Attorney Cotacto, dahil lang sa pagpapaliwanag ninyo. Let's proceed na lang. Okay. Sana nadinig niyo, Senator Afi Tulfo, na magkakaroon na ng expiration yung system na ginagamit. Kaya busy sila sa pagtatrabaho. Kahit binigay nila yung araw na yan, kung sa pakiramdam nila ay hindi sapat yung oras nila para maasikaso lahat dahil meron mag-expire na system, yung ginagamit sa system. So, ba't hindi mo mapagbigyan? Humingi sila ng extension. Ibig ba sabihin na pag hindi sila nakarating sa pinatatawag mong hearing, kahit nga sila yung nagbigay ng date, eh nagkataon na hindi nila kaya yung araw na yon dahil busy sila. Kailangan bang magalit ka kagad? Di ba dapat intindihin mo? Kasi may trabaho rin sila katulad mo. Kailangan din nila ng oras. Dahil nga meron silang hinahabol na period. Yung October 1, 2023, dapat malinis na yung sinasabi nilang expiration ng system. But the fact remains na ang yayabang nyo dyan sa PCSO. This is the first time it happens dito sa Senado na twice in a row, last minute, magka-cancel, magbo-boycott ang isang agency para sa isang hearing, napaka-importanteng hearing na patawag ng Senado. First time in history, for your information. Nagets nyo? We apologize, Your Honor. Thank you. Senator Afi Tulfo, nagpapaliwana kung bakit wala si GM at yung mga assistant managers. Pakinggan mo kaya muna. Kasi di ba hearing naman to, hindi naman to monolog mo. Hindi naman to lecture lang. Hearing ito, ibig sabihin, ang gagamitin dito, tenga, hindi puro bibig. So pakinggan muna nyo kung ano yung sinasabi para magkaintindihan kayo. So nakita nyo, di ba, nag-e-explain si Attorney Contacto kung bakit kailangan silang maghingi ng extension para sa pagdinig. Di ba, doon sa hinihingi mong araw ng pagdinig. Sana maintindihan mo yon. Pero dahil nag-explain na siya at mukhang ang tao ay maiintindihan kung bakit kailangan silang humingi ng extension para sa hearing na hinihingi mo, bigla mong kinat. Ayaw mo na madinig. Ayaw mo madinig yung sasabihin nila, pero ikaw patuloy sa paninira, sa pamamahiya ng mga leaders or mga head ng PCSO. Hindi ba unfair yun? Hindi ba ikaw yung nagbintang, ikaw yung nagsabing mayabang yung mga tao, ikaw yung nagsabi na parang mga anak ng Diyos, ikaw din yung nagsabing parang may ipinagmamalaki. Hindi ba pwedeng pakinggan mo muna yung sinasabi ng mga taga-PCSO para malaman mo kung bakit hindi nga kayang umatin lahat, including the GM and assistant managers, dyan sa hearing na pinatawag mo? Unfair yun, Senator Afi Tulfo. Ayaw mong pakinggan sila, pero ikaw, tuloy ka
sa pagrarant doon sa mga taga-PCSO. The reason why we need to focus on the PLS. And if you would allow me to explain, sir, this would explain the absence of our officials right now. As I was saying, sir, our ELDA, the equipment lease agreement, which is the system that is currently being used by the PCSO, is set to expire on September 30. Okay. Ayokong ubusin yung oras natin, Attorney Cotacno, dahil lang sa pagpapaliwanag ninyo. Let's proceed na lang. Okay, but sir. The fact remains na ang yayabang nyo dyan sa PCSO. Sinabi niya na let's proceed na lang. Pero may pahabol pa si Senator Raffy Tulfo. Basta kayo dyan, mayayabang kayo. Pero ba't ayaw mong pakinggan yung tao mag-explain kung bakit nga wala yung iba dyan? Diba valid naman yung reasons nila eh? Kasi may ginagawang trabaho at may mag-expire. No? May mag-expire na system, yung ginagamit na system. Dahil lang doon hindi makarating, mayabang na. Tapos ayaw mong pakinggan yung explanation nila. Tapos ikaw yung ang gusto mo, yung ibang tao, nadidinig yung paggalit mo sa kanila. Kung paano mo ipahiya at sirain yung pagkatao nung kanilang head, yung GM nila. Nagninyo, let's proceed na lang. Okay, but sir. The fact remains na ang yayabang nyo dyan sa PCSO. This is the first time it happens dito sa Senado na twice in a row, last minute, magka-cancel, magbo-boycott ang isang agency para sa isang hearing, napaka-importanteng hearing na patawag ng Senado. First time in history, for your information. Nagets nyo? We apologize, Your Honor. Thank you. Sana, bago ka magalit ng ganyan, tinanong mo muna yung dahilan ba't kailangan hindi makarating. Dapat may konting understanding ka dyan. May konti kang patience. Parang yun yung wala eh. Yun yung wala sa inyo dyan, sa Senado, na kapag ka hindi nasusunod yung gusto, galit na kayo. Para bang minaliit na ang Senado kapag hindi nasusunod agad ang gusto. So, sino ba yung lumalabas na mga anak ng Diyos? At sino ba yung lumalabas na mayabang? Tanong lang naman. Now, nung last hearing, sinabi ko, yung mga kabo nyo sa STL dapat mabigyan ng mga benefits. Nag-oo kayo, you send us a letter na on process, etc. Anong nangyari? May benefits na ba yung mga kabo kobrador ng STL o wala pa rin? Dapat meron silang SSS Pilal Pag-ibig. Because every single day, sinasabi nyo agent sila, sinasabi nyo part-time sila. No, every single day, umulan man, uminit, umiikot mga yan para mo lekta ng taya. Hindi mabubuhay ang STL kung wala mga kobrador, kung wala yung mga kolektor, kung wala yung mga kabo. Kumikita ng milyon-milyon bilyones kada taon ang mga STL operator na yan, and yet katiting lang na portion yan, ilaan para sa benefits ng mga kabo at kobrador, hindi magawa-gawa. Why? Paki-explain. Ayan tayo eh. Gusto na naman palabasin na kaya niya gustong magkaroon ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, yung mga kobrador at mga kabo. Eh parang gusto niyang palabasin na siya ay makamahirap. Ito ay para sa mga mahihirap na nangungulekta ng taya para sa STL operators. Dapat bago ka humiling, Senator Raffy Tulfo, na yung mga kobrador at kabo ay mabigyan ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, o gawing silang miyembro, no? Isali sila ng STL operators sa listahan ng mga lumalabas na empleyado para mabigyan ng or mabayaran ang SSS contributions o contributions sa PhilHealth and Pag-ibig. Alamin mo muna ano ba yung nature ng trabaho ng kabo at saka ng kobrador. Diba? Kasi masarap sa pandinig na itong mga taong ito na kumukuha ng taya, umulat umaraw, nandiyan sila para kumolekta ng taya at para sa STL operators. Dapat bigyan nyo ng pakinabang mga yan. Dapat bigyan nyo ng benepisyo yung mga yan. Teka lang, Sir Raffy Tulfo. Alamin mo muna yung nature ng trabaho nila. Sila ba
ay empleyado ng STL operators para isama sa listahan ng mga empleyado na mabibiyayaan para sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Nako, aralin niyo muna ano ba sinasabi ng labor laws patungkol dito. Hindi po lahat ng taong may ginagawang trabaho sa isang kumpanya o sa ibang tao eh meron ng employer-employee relationship. Of course, ang kasambahay nasa batas 'yan na dapat sila ay bigyan o mabiyayaan para sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth kasi nasa batas nga. At saka meron silang relationship, amo niya, kasambahay niya. So, may employer-employee relationship, di ba? Pero ang kabuba sa kakobrador, may employer-employee relationship, Senator Raffy Tulfo? Alam mo ba ang test kung kailan matatawag na ang relasyon ay employer-employee relationship? Nako, mukhang hindi mo to alam, kaya pinipilit mo itong mga taga-PCSO na pilitin ang STL operators na bigyan, no? Ng or bayaran ng SSS contributions, PhilHealth at Pag-ibig, pabor sa kanilang mga kobrador at kabo. Mali ka dyan, Senator Raffy Tulfo. Kung gusto mong gawin yan, gumawa ka muna ng batas. Ano nangyayari kasi sa'yo? Puro utos lang. Para bang sinabing, oh, di ba, pinangako nyo, gagawin nyo ito. Pero, ano ba yung pangakong sinabi? Baka naman ang sinabing pangako, eh, titignan muna kung qualified ba. So, ang tanong natin dito, ang kabo ba at saka kobrador para sa STL operators ay qualified ba para ang SSS contributions ay bayaran ng STL operators pabor sa kanila? Abay, tignan muna natin, sila ba ay empleyado ng STL operators? Ang nag-guide po kasi sa amin is yung aming STL Implementing Rules and Regulations, yung IRR po. Nakasulat po doon kasi, which was approved by the OP rin po. Nakasulat po doon kasi na ang mga empleyado po, yung sales force po ng mga STL agents po namin, ay they are required to submit yung mga registration nila sa SSS, PhilHealth, etc. po. So, and also, included in that, yung certificate of remittances po nila to show proof that they have been complying with the requirements of the law insofar as benefits are concerned under PhilHealth and SSS po. So, yes po, sir. Hindi nila submit? Hindi sila nakapag-comply doon sa request ninyo? Doon sa mga dokumento nyo? Comply, Mr. Senator. It is actually a non-negotiable requirement when AACs apply for renewal. So much so that if the AACs who apply for renewal do not submit the submissions, they will not be renewed. Okay, so yung tumakabo at kobrador, ni-require nyo na mag-submit ang mga documents. Ano daw? Parang hindi nakikinig si Senator Raffy Tulfo dito. Wala naman silang sinabi tungkol sa kabo or kobrador. Tungkol sa pagsasubmit ng mga papeles. No, sir. The AAC, sir. So, it is the obligation of the AACs to submit. What is AAC? Authorized Agent Corporation, sir. So, okay. These are the corporations who operate the STL. Now, so, what did you require from authorized agent? Under our IRR, sir. Huwag ka na mag-acronym kasi hindi ako sanay. Okay. Under our rule, sir, authorized agent corporations are required to submit the proof of remittances to SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. It is a non-negotiable requirement, sir, when authorized agent corporations apply for renewal. Under our rules as well, sir, an authorized agent corporation who does not submit these documents when they apply for renewal will not be allowed to be renewed. This is also, sir, moreover, sir, the registration with SSS, PhilHealth, and Pag-ibig is also a non-negotiable requirement when a corporation applies as an STL AAC, Authorized Agent Corporation. So if these are not present under our current rules, they will not be allowed to operate, sir. Kaya nga, i-require nyo nga itong Authorized Agent Corporation. Yes, they are being required, sir. Oh. Senator Raffy Tulfo, medyo hasain nyo po yung listening skills ninyo. Sinabi po nila na nire-require na nila. Nakikinig po ba kayo? Oh, eh kailan nyo i-require sila na i-submit those proper documentations, comply, magko-comply sila nang sa gayon, magkakaroon ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, ama, kobrador at kabo. And I want it to happen kasi nung last time nangako kayo sa akin na magkakaroon na, and this was months and months ago. Bakit hanggang ngayon wala pa? So paano ba malalaman kung ang isang tao ay matuturing na empleyado ng isang kumpanya o ng isang individual? Meron tayong tinatawag na fourfold test. Dito dapat, lahat ng kategorya dito ay dapat pasado ang isang tao para masabi na siya ay empleyado. Ang una, the selection,
and employment of the employee. So ang tanong natin, si STL operator ba? Siya ba ang nag-hire? Ginawa niya bang empleyado? Si cobrador? At saka si cabo? Wala silang employment contract. Bakit? Dahil yung mga cobrador ay naniningil lang ng taya. Pupuntahan lang nila kung sino yung tataya. At sila ay kumikita out of the commission. Hindi sila kumikita dahil may sweldo sila. Wala silang sweldo sa STL operator. Ang kita nila ay komisyon mula sa kanila nasingil at maaaring mula doon sa nanalo. So, hindi sila hinire as employee. Ganon din ang cabo. Si cabo ang siyang magdadala ng nasingil ng mga bets doon sa STL operator. Kaya si cabo at saka si cobrador ay self-employed. Sarili nila yon. Hindi sila empleyado ni STL operator. So bakit magkakaroon sila ng SSS Pag-ibig PhilHealth na pinipilit mo? Kung gusto mong gawin yan, di ba, dapat si cobrador saka si cabo, eh merong oras, may working hours na sinusunod. Di ba? Dapat 8 hours. Katulad na sa labor. So dito hindi naman hawak ni STL operators yung oras nila. Kung kailan sila maniningil, kung kailan sila magpapataya, kahit hindi sila pumasok ng araw na yon, kahit hindi sila maningil na yon, kahit nagbakasyon sila ng 10 araw at hindi sila gumawa ng kanilang trabaho bilang kobrador, walang pakialam si STL operator dahil hindi nila to empleyado. Tapos, hindi nga sumusweldo, wala nga income mula sa STL operators, kumukuha ng komisyon mula sa taya at mula sa nanalo. Bakit mo pabibigyan ng SSS Pag-ibig PhilHealth ito? Pangalawa, payment of wages. May sweldo ba yung cobrador at si cabo mula sa STL operators? Eh di pa wala. Kasi sarili nila yun eh. Sarili nila yun. Sila yung kumakayod para magkaroon ng malaking komisyon. Sure naman yung kanilang komisyon kapag sila ay nakasingil ng mga taya. So definitely walang employer-employee relationship. Pangatlo, power of dismissal. So, kapag kabya siya hindi naningil ng 10 araw, hindi siya nagpataya, tatanggalin ba siya ni STL operator? Hindi. Kasi si STL operator may sarili yung mga empleyado na nakasama niya sa operation. Pero yung nagbibigay ng taya, kanya-kanya yan. Kanya-kanya yung komisyon. So walang power of dismissal si STL operator. Kahit magbakasyon ng 10 taon o magbakasyon ng 10 buwan si cabo at saka si cobrador. Ano sasabihin niya? Oy, hindi kayo nagpataya. Tanggalin ko na kayo. Hindi ganun. Kasi wala namang employer-employee relationship. Pang-apat, the power of the employer to control the conduct of the employee. O dito ba? May sinasabi bang STL operator kung kailan siya dapat magtrabaho? Gusto ko 8 o'clock, kumuha ka na ng taya. May control ba si STL operator ng ganun? Sasabihin niya kay cabo, o gusto ko cabo, dapat lahat ito kompleto ng taya. Ayoko ng hindi kompleto. Saka ang gusto ko, ang gagamitin niyo notebook, ito. Pagka kuha niyo ng taya, mag-report kayo agad sa akin. Walang ganun power si STL operator. Si cabo, saka si cobrador, kanya-kanyang kayod yan. The more na makakuha sila ng taya, mas okay sa kanila, mas malaki yung kanilang komisyon. So, may control ba si STL operator sa komisyon na kinukuha nila? Wala. So, yung apat na to, wala si sitwasyon ng cobrador at saka ng cabo. So bakit mo pipilitin ng STL operator na sila, no, bayaran nila yung SSS contribution, PhilHealth and Pag-ibig at sa PCSO ka nagagalit? Gawa ka muna kaya ng batas na lahat ng cabo at saka ng cobrador ay dapat mabiyayaan din. Dapat yung STL operator ay bigyan sila or bayaran na ang SSS contribution. Hindi pwedeng puro utos lang. Isip muna kung dapat or qualified.
kapag hindi nasunod, galit. Tapos wala ka namang ginawang batas patungkol dito. Wala silang nilalabag na batas. Kasi hindi sila employer-employee relationship. Wala sila nun. So, tignan nyo ha, Senator Raffy Tulfo. Ito halimbawa, yung isang STL operator. E required magbayad ng SSS contribution para sa mga kobrador at takabo. Di ba mas mauunang magalit ang SSS kesa sa inyo? Si SSS agad magdidemanda for non-payment of SSS contributions. Pero wala kasi sa batas. Bakit kailangan mong ipilit? Uutusan mo na dapat bayaran ng SSS? PhilHealth Pag-ibig? Wala sa batas to. Saka wala silang employer-employee relationship. Gawa ka muna ng batas bago mo sila pagalitan. Nagagalit ka na agad. Tapos gusto mong ipamukha sa ibang tao at gusto mong ipakita sa mga pobre at mga mahihirap na ito ay ginagawa mo para sa kanila. Pero problema, wala sa batas. Hindi rin sila qualified for that. Sana maisip niyo po yun. Yun lang naman. Kasi po, sila po ay self-employed na matatawag. So, pag self-employed, hindi po sila covered ng STL operator. So, huwag niyong pagalitan yung PCSO. Oh, medyo mahaba-haba pa itong pag-uusapan natin dito. Siguro itutuloy natin ulit sa susunod nating episode. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala lang, huwag tulugan ang inyong karapatan.